COVID-19 response. Kita magaha dito sa Pilipinas at ito yung magkakapit habang nanonood ng TV. So the DOH warehouses is located at Marikina po. Vietnamese coffee. It is under the name of the warehouse of Metropack. Product of Vietnam. At Marikina. And also, I believe that that was last year, Mr. Chairman. Since the lease of DOH only was executed last December, if I'm not mistaken. That doesn't answer my question. Yan. Meron ba mga gamit o sa mga warehouses? Sarap mo magkape. Ito, kape tayo. Yan. And we have a video in the SPU, in the national, excuse me, it's good. If I blast on Mr. Scream, Director General Kimbo, will you please show the video? Ito ang buhay-buhay dito sa Amerika. Sana I am ang day 2 ngayon ay September 29, 2021. Sa October 2nd no, ang birthday ng apo ko dyan sa Pilipinas. Si Yuri, yes. Yuri! Yes, Mr. Happy birthday! So, mamin ko, ipadala ko na regalo ko. Maliit lang kasi wala kang trabaho si Lolo. Eh. Pasensya na ha. Yung pension eh, padating pa lang ngayon. October 1st pa eh, October. September 29 pa lang. Marami ng patients na pinakikita ka lang. Okay. Sarap. Sige. Oh, Erwin, tabayaan mo yung ano ha, yung papadala ko. Birthday gift ko sa apo ko. At sa mga nanonood po, marami po salamat. Ito po ay ordinary buhay dito sa Amerika. Dito ako sa aking kwarto habang nagkakape. Ito ano, nagkakape ako. Hindi ko kumpletong araw ko kung wala akong kape. Eh, nakikinig ko kay Mayor, kay Dick Gordon, Senator Dick Gordon. Magaling na abogado. Magaling siya abogado. Tsaka si Senator Franklin Drilon, magaling na abogado. Meron silang etiquette. Meron silang etiquette at hindi pala mura. Kaya parati ako nanonood sa kanila. Ang nanonood sa kanila yung mga intellectual people. Yung mga tao ay magagaling at talagang intellectual. Hindi po sinabing intellectual ay nag-aral. Meron yung mga taong intellectual na hindi naman nakatapos, pero intellectual. Meron dyan na nakatapos na naging vice president pa ng mga kumpanya pero walang utak. Yung bang sumusunod sila sa sinabi ng isang leader na mali, e ginagawang tama. Eh, inubay tama. Yan. Yan ang, ano, kasi ituturo natin sa mga anak natin yan eh, na yung mali ay mali, at yung tama ay tama. At yung respeto, hindi dapat mawala. Yan po. Kasi kung ang ama ng tahanan ay baluktot, pati pamilya ay nagiging baluktot. Pag ang ama ng tahanan ay matatag at matalino, sila po ay iniidolo ng mga bata. Kung ang ama ay palamura, ang anak ay palamura. Kung ang ama ay lasenggo, ang anak ay lasenggo rin. Tama po ba ako? Yan. At ang ugali ng isang tao, mahirap pong mabago. Napakahirap baguhin yan. Kaya sa bata pa lang ating mga bata, ay imulat natin sa tamang at wastong pamamaraan ng buhay. Hindi po kit nag-aral ay magaling. Hindi po. Yan po ang dapat natin tandaan. O sige po, tutuloy ko po ang buhay-buhay dito sa Amerika. At ito ay masarap. At ang isa pa nga pala, ang isang bugok
na itlog, ihalo mo sa isang dosen ng itlog na sariwa, ay magiging bugok din po ang mga itlog na yan. Kasi nahaluan eh. Ngayon, kung ang isang mansanas, isang basket na mansanas na bulok, ihalo mo yung isang mansanas na sariwa, mabubulok din po yan. Ayan po, ano. Kung nakuha ho nyo yung mga magiging aral dyan, kayo na humbahala. Sige po.